Hello Taurus, welcome to Laika Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Taurus. Ace of Winter, trust that the new ideas you have at this time are inspired and worthy of your time and energy. Ang ibig sabihin pa nito guys ay ma-overcome mo anuman yung obstacle or hadlang na darating sa buhay mo. Justice. Take the time to review the details carefully. Na ang ibig sabihin, yung tapat, yung totoo, at saka yung hindi bias sa decisions, yan yung magwawagi. Seven of Winter, there is a better choice, not seeing things clearly. Kahit may pagkalito sa isip mo, hindi mo kailangan takasan kung ano yung katotohanan. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang present ng mga Taurus. Ano ang paraan para maging successful ang mga Taurus? Ano naman ang epekto ng success? At sa huli, kukuha ako ng isang bottom of the deck. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading, timeless reading at guide reading lamang po. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. At ikaw na bahala magpalit kung sa person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us ano ang present ng mga Taurus. Five of Cups, Four of Cups, at Queen of Wands. Base sa mga cards na ito, merong mga unhappy changes na nangyayari sa buhay mo o kaya trauma. Kaya ang ilan sa inyo, hindi ka interesado sa kung ano yung nagaganap sa paligid mo. Pero ang personality mo, hindi naman bad. Gusto mo lang ng tahimik sa ngayon dahil sa pinagdaraanan. At base sa mga cards na ito, may person na matulungin at saka maunawain na tutulong sa iyo sa problema mo. Pwedeng parents mo at yung iba pang taong malapit sa iyo. Sa career, ang ilan sa inyo, meron kang hindi kasundo sa trabaho. Kailangan mong patawarin yung mga tao nagkamali sa iyo at yung sarili mo, para magkakaroon ka ng kapayapaan. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang gatungan kung ano pa yung mga parinig o sinasabi nila. Kasi ang ilan sa inyo, ang solusyon mo ay yung magpalit ng career. At kung meron ka mang pagkakamali sa career mo, kailangan mo itong tanggapin. At saka itama. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay makinig ka sa payo ng mga nakakatanda sa iyo. Para hindi mawawala yung mga importanteng bagay na dapat pinag-aalayan mo ng pagmamahal or importansya. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng problema sa relasyon na nahihirapan ka ng solusyonan. Sa ngayon, hindi mo pa mauunawaan kung bakit ito'y nangyari sa relasyon nyo. Pero, darating din yung panahon na mauunawaan mo kung bakit ito'y naging kapalaran nyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nag-iiba na pati yung behavior mo. Kaya yung mga loved ones mo ay pinapabayaan ka. Kasi gusto nila na matuto ka sa problemang pinagdaraanan mo. Lalo na tang ilan sa inyo, hindi ka nakikinig. Nag-i-stay ka sa negative situation.
single ka man or nasa relationship, nagkakaroon ng problema. Lalo na't may potential person na nagpapakita ng interes sa person mo. Pero kahit wala na yung presensya mo sa kung nasaan yung person, nasa isip ka niya at puso. Pareho kayong nadadala sa emosyon ng person mo. Mahal ka niya eh, kaya lang nakapag-desisyon ka na. 8 of Pentacles, 3 of Wands, at Queen of Swords. Ang question ay ano ang paraan para maging successful ang mga Taurus? Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilang Taurus ay kumikilos ka na para makamit mo yung tagumpay. Mas nagfo-focus ka sa career o kaya business. At saka, nakadalawang cards na rin para sa travel. Maybe ang ilan sa inyo, nagpakalayo-layo ka, nagtatrabaho ka sa ibang bansa. At saka, nakadalawang cards ka na para makamit mo yung tagumpay. May person na tutulong sa'yo. Kailangan ng hard work at mag-focus para makamit mo yung goal mo sa buhay. At saka nakadalawang cards ka na matutupad mo yung mga pangarap mo. Ang ilan sa inyo sa financial, magaling ka mag-control, mag-manage ng financial. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na patungkol sa financial na maganda ang takbo nito. At saka, kung ano man yung nangyayaring tagumpay sa'yo sa financial, hindi ibig sabihin ay swerte yan. Yan ay dahil sa kasipagan mo. At saka, kung ano man yung nangyayaring tagumpay sa'yo sa financial, hindi ibig sabihin ay swerte yan. Yan ay dahil sa kasipagan mo. Sa mga nasa relationship, sinisikap mo na magkaroon ng improvement. Yung relasyon mo, yung career, o kaya financial, gusto mo lahat may halaga. Sa mga single naman, nakadalawang cards ka na, na ang ilan sa inyo ay focus ka sa career mo. Sa mga single, kung gusto mong magkaroon ng love life, kailangan magbibigay ka ng oras. Ang ilang single, nakalimot ka man sa nakaraan o hindi pa, may potential person na nakatingin sa iyo. Kinikilala ka niya kung anong klaseng person ka. Yung love, unti-unti naman niya nade-develop. Pero sa ngayon, itong person na to, yung bang interesado siya sa iyo. May posibilidad na kalugar mo ito, or schoolmate, or katrabaho. Ang ilan sa inyo, walang closure ang relasyon nyo ng person mo. Pero alam ng person na ito sa isip niya na ikaw yung gusto niya. Sa time na ito, pareho kayong focus sa future. Pero pareho pa rin kayong hindi makalimot sa nakaraan. Kahit ganito yung sitwasyon nyo ng person na ito, nagpapatuloy pa rin kayo. Kumbaga, patuloy na hinaharap yung mga sitwasyon at saka tagumpay sa buhay. Ito naman yung mga cards para sa ano ang epekto ng success sa mga Taurus. King of Swords, The Hermit, at Wheel of Fortune. Ang ipinapahiwatig ng mga cards ay huwag kang paapekto sa emosyon mo. Kailangan gamitin mo yung isip mo. At saka guys, nakadalawang cards ka na, na kailangan sabihin mo kung ano yung nasa isip mo. At ang advice ng cards na ito, makinig ka sa opinion pero iba pa rin yung sarili mong desisyon. At magkaroon man ng changes, positive man ito or negative, ay makakatulong pa rin sa journey na tinatahak mo sa buhay. Sa health naman, nakadalawang cards ka na, na kailangan mag-focus ka sa ikakabuti ng kalusugan mo. May mga Taurus kasi na hindi maganda yung kondisyon. Hindi mo rin alam kung
malubang sakit ba yung nararamdaman mo? Kaya para mawala yung worries mo, kailangan magpatingin ka. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi kayo natapos ng person mo eh. Kaya kahit gusto mo man ito o hindi, babalik yung person na ito or past person. Nasa sa iyo kung tatanggapin mo siya. Kasi sa simula pa lang ng mga cards mo, yun na yung pinaparamdam ng person na ito. Pipiliin ng person na to na makipag-communicate sa iyo para ayusin kung ano ba yung naging problema sa relasyon nyo. Ang ilang single naman, nakadalawang cards ka na mayroong potential person na nagpapakita ng interes sa iyo. Pero sa ngayon, hindi ito yung priority mo. Dahil sa nakakaramdam ka ng contentment at saka nag-i-enjoy ka sa pagiging single. Pero mayroong pagbabagong mangyayari sa buhay ng mga single at saka nasa relationship. Positive man or negative ang dating nito sa iyo, makakatulong pa rin ito para umusad yung buhay na or journey na tinatahak mo. Maraming changes na makakatulong na permanent at saka healthy na relasyon. At saka ang ilan sa inyo, kahit hindi kayo nag-uusap ng past person mo, ay nakakabalita pa rin siya sa iyo. At saka sa ilang single, wala ka namang intention eh na magkaroon agad ng relasyon. Pero may person na magpapatibok ulit ng puso mo. Ang next na alamin naman natin ay kung ano yung bottom of the deck. Connected pa rin ito. The Star. Ang ibig sabihin nito ay chances, opportunity, at saka yung huwag kang mawala ng pag-asa. At saka sa relationship, anuman ang nangyaring problema sa inyo ng person mo ay mareresolbahan. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo, maybe napapaniginipan mo itong past person or napapaniginipan kanya. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555. Your dreams will become your reality. 1133 is a powerful number. It means that angels are with you and they are here to help you with everything. 2222. Find balance. Reminder of karma. Have faith in the universe.